So, umagang ito, ating nga po mga kapanayam, ang alkalde po ng Parañaque, si Mayor Edwin Olivares, dahil na rin po, siyempre, dun sa nangyayari pong vaccination rollout sa iba-ibang lungsod, ay nakita po natin sa Parañaque, ayun nga, ano, medyo mas interesado, mas ganado ang ating mga kapamilya doon na magpabakuna kapag Pfizer po ang inaalok. Siyempre, medyo sa sobrang pagkaganado nila, hindi na po nila naiisip na meron palang proseso, no? Na kailangan sundin. Anyway, so nasa linya na po ng ating telepono, paring Danny, si Mayor Edwin Olivares. Mayor, good morning. Tony Velasquez po, saka si Danny Buenafe. Good morning, Tony. Magandang umaga po, Danny. Pati sa lahat po na nakikinig sa atin. Okay, salamat sa oras, Mayor. So, sa ngayon po, today, ano po ang nagaganap po sa mga vaccination centers natin dyan? Okay, nung Monday and Tuesday po, yun po yung ating first rollout ng ating pong Pfizer. At natapos po natin yung allocation na binigay po sa atin ng DOH para po sa Pfizer. At nakita po natin, nung Monday, nung first rollout ng Pfizer po talaga, Tony and Danny, excited yung mga tiga-Parañaque. Talagang hinintay po nila yung Pfizer. Kaya ang dami pong nag-walk-in na hindi po nakatanggap ng SMS text mula po sa city kasi yan po yung proseso po natin. Mag-pre-registered online at makakatanggap ng immediately yung schedule mo kung fall ka doon sa ating category, yung ating prioritization. Yung A1, yung A2, at the A3. Kasi minsan yung nag-walk-in po sa atin, category A4, A5 eh. Hindi pa doon sa category. Napakaisip po natin kasi hindi naman ganun kadami pa ang vaccine natin na dapat sila ay babagsak sa priority group. So today, meron pa ho ba? Sorry, parang Dari. Today, ano ho ang vaccination po ninyo? Meron pa rin? Yung pong AstraZeneca po. Tuloy-tuloy po tayo. AstraZeneca naman po doon sa ating mga vaccination center po natin, yung pong ating pong inoculate para po sa ating pong mga constituent na doon po sa category ng A1, A2, and A3. Ayun. Maayos naman so far, Mayor? Yes. Maayos po doon. At dumating lang po doon yung ating pong tinex. Yung tinex ng ating system, ng ating City Health Office, doon po sa ating date registered, kung sino po una pong nag-registered online, sila po yung may priority under their category prioritization. Iyon, parang dad. Yes, Mayor, kasi alam nyo, di ba, dumating na Pfizer is 193,000 doses. So gusto ko lang malaman, dahil kayo na rin yung chairman ng Metro Manila Council, ilan ho ba ang na-allocate para dito ho sa mga Metro Manila mayors? So ang allocation, Quezon City, like yung malalaki, Manila, na merong mga cold storage facility. Po, ang nag-allocate po dyan yung ating DOH eh. Oo, sila USEC Kabutahi po, sila po ang nag-allocate po dyan. Pero meron ba kayong bilang o datos na kung ano ang allocation sa bawat city? Sa Parañaque po sa amin, ang na-allocate na dumating sa amin, yun lang po ang may data po ko, ay 9,000 po dumating po sa amin. Pero po doon sa 9,000, hindi po buong 9,000 ang ating pong first dose. Kasi itatabi po natin yung second dose, kaya yung 4,000 lang po ang ating pong binigyan ng rollout ng vaccination. Kasi after 3 weeks naman, yung second dose. So, sinave na po natin yung para sa second dose para hindi po malagay sa alanganin yung ating po mga beneficiary ng mga patient for second dose ng Pfizer. Oo. Pero may direktiba ho si Presidente Duterte, I think that was last night or the other night, na sinabi niyang bilisan na pati A4 and A5 isama na. So, ano ho ba ang tingin nyo sa mga LGU? So, ano ang pakiramdam o saloobin nyo rito? Yes. Nag-usap po kami kahapon ng Metro Manila Council. May meeting kahapon po kami kagabi. At definitely gusto na po natin buksan yung A4. It's just a matter lang po yung timing kasi yung availability ng ating vaccine. Ang dating po talaga ng karamihan ng vaccine po natin na i-allocate sa National Capital Region, itong darating pong June. At doon po sa pag-uusap namin kagabi, binuksan ko nga po, yung ating A2, ang laki pa po ng ating balance sa A2 sa mga senior citizens. Senior citizens. Sa Parañaque po namin, we have 70,000 na nag-attest. Ang nababaksin pa lang po namin, nasa 20,000. So meron pa tayong 70% ng senior citizen. So it's just a matter of time kung kailan tayo magsisimula ng A4. Yan po ang pinag-uusapan po ngayon kung sa Monday o sa first week ng June bubuksan po yung A4 para po sa ating mass vaccination. Sa Monday? Sa Monday po? Pag-uusapan pa po yun kung kailan po mag-uusapan yung A4. Monday yung meeting. Monday yung meeting. Ipapinal po before Monday po yun
kung ano po, kung kailang anong araw ang umpisahan para po sa A4. Kasi yung mga senior, parang Danny, atat na makalabas ng bahay. The more that they should nga take advantage, diba? Eh gusto ko lang malaman bakit 'to nagkakaroon pa. Siguro with this Pfizer na nga at mayroong apat na ho yung pinagpipilian, tingin niyo tuloy-tuloy na kaya ito, mabilis na ho ang pagbabakuna ng mga senior citizens natin? O hinihintay pa yung isa pa, yung Moderna next month? Dito lang sa Pfizer po talaga nag-excited. Pero dito ngayon, ongoing po yung AstraZeneca po namin. Tuloy-tuloy po. At andun rin po yung kanilang encouragement, pati yung tiwala, confidence para po sa bakuna. Sabi nga po natin, what is the best vaccine of all? Yung ano pong available na vaccine right now. Oh, kasi importante din ho kasi yung A4, yung economic frontliners. Kasi ito ho yung pwedeng, ito yung araw-araw na lumalabas. Alam nila yung mga regular workers, yung mga riders, eh yun yung talagang pwede mag-spread ng ano eh, nung virus. Kumahawaan. Kaya Tony, anytime bubuksan na po yung Danny, yung ating A4, it's just a matter lang yung timing po natin at yung availability po ng ating vaccine. Ay, okay. So, Mayor, matanong ko lang, ano, dahil tayo po ay nasa GCQ with HR, with heightened restrictions. Kamusta po? Yung pong limited po na pagbubukas ng mga establishmento, nakaka-comply po ba sila at wala naman pong lumalabag? Yes, yes. Maliwanag po yung guidelines na binaba po ng mga LGU sa lahat po ng ating mga establishment. At yun po yung kinukomply po nila. Katulad po ng atin po sa mga indoor restaurant na tinaas na po yan sa 20%. Yung apresko natin ay 50%. Kaya po talaga pina-implement po ng ating mga local government unit dito sa Metro Manila. Katulong po natin yung barangay po, lahat ng ating mga barangay government. Oo, kasi kuminsan yung mga ibang lugar sa NCR Plus bubble, nalilito sila kapag meron daw GCQ. Akala nila, pwede na sila, yung malaya na silang pwede magbukas ng kanilang mga establishments. Katulad nga nun, nababalita natin may mga resort daw sa Pansol na akala nila pwede na sila magbukas pero bawal pa yung mga ganong klaseng leisure establishment. So wala naman po so far kayo nakikita po sa inyong lungsod na leisure establishment na nagkamali o nalito at nagbukas po sila. Wala po. At binibigyan po natin sila ng guidelines. In fact, sa lahat po ng ating communication sa kanila sa establishment, pinadala po natin pati po sa ating pong PIO, yung ating infographic. Maliwanag na maliwanag po yan sa lahat po ng aming barangay sa Parañaque. Ayan, alright. Mayor, ito bang sinabi ho ni Vaccine Czar, no, Charlie Galvez, na gusto niya by June at least, no, pag marami na ho yung dumating na bakuna, eh ang target niya talaga itong unahin, itong NCR na 120,000 na target na vaccination every day, daily vaccination no, per day. Mm-hmm. So, kinumpute ko yan, it's 3.6 million in a month. So kung ganun ang magiging rate, kaya ba ho natin itong gawin sa NCR? Kayo na rin ho ang head ng Metro Manila Council. Ito ho ba realistic target? Yes, Tony and Danny. Nag-meeting na po kami dyan. Meron na po kaming allocation target per day. Katulad po sa Parañaque, ang target po namin dito, pag dumating po yung mga vaccine po natin, is 5,800 per day. Yung po ang target po natin. Sa isang buwan po, magkakaroon po tayo ng vaccination ng 150,000. Come November 30, almost a million na ating babaccinate. Kasama po yung second dose, nakukuha po natin yung herd immunity. Okay. Hey, sounds ambitious. Sana. Para Merry Christmas po ang tingin natin. Merry Christmas, ha? Ano po, Mayor? Tulong-tulong po tayo. Kasama na rin po natin yung private sector dito. Kasi dadating na rin yung bakuna sa private sector. Yes. Tama. Kasi nga, yung pati yung mga kumpanya, di ba? May kanya-kanyang vaccination deployment din yan eh. Yes, sir. Alright, sige. Paring Dan, may tanong ka pa? Well, wala ho ba tayo nagiging problema, let's say, sa mga malalaki ho? Kasi alam ko, di ba, part nyo rin ho itong Nayong Pilipino na ginawang mega vaccination site. Wala ho ba tayo nagiging problema dyan sa mga social distancing ho? Marami ho nagpapakuna. Wala po tayong problema po doon. Maluwag po yan. May 10 hectare po yan. Yung ating pong gagawing vaccination center po dyan. At yan yung makakatulong po, hindi lang po sa Parañaque, kundi sa buong National Capital Region. Oo. Sige. Salamat, Mayor. Ha? Thank you for that time. Thank you, Tony and Danny. Sa pagkakataon, magandang umaga po. Good morning.